Ayan, aming Miguel out, shout out guys, ano. So nandito tayo sa may Manila Bay, sa may part ng PICC, sa likod to guys ng PICC, sa may malapit sa may Sofitel, ano. So naspatan ko itong ano guys, yung isang barko no, na nag-backpiling na naman, no. Nag-baba na naman ang buhangin para sa reclamation project nitong artificial island dito sa may Manila Bay. Itong project na to guys, ulitin ko no, ito ay kasama pa sa mga project noon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na pinatuloy ni Pangulong Duterte, at ngayon ay sigurado tatapusin niya ni Pangulong Bongbong Marcos. So ang barko, yun yung ginagawa niyo nung no, nagbabackpill, ano. Actually guys, sa likod ng barko, kung nakikita nyo, meron ng mga structure na nakatayo, at meron na tayong isla na naaninag. Hindi lang natin makita, pero kung top view natin yan guys, malapad na ang nasakupan na nitong naturang isla, itong artificial island. At alam naman natin na pag ito ay nabuksan, so maraming project, at proud naman ang ating bansa dahil may maganda tayong pasyalan. Sana, no, sana guys, ito ay gawing pasyalan or commercial businessman ng mga tao ay pwedeng makapamasyal, ano. At ganun pa man, no, hindi rin nakaligtas ang lugar na ito sa dami, sa tambak ng water lily, no. Grabe na itits, no, guys, na kahit saan lang ang water lily ay salot talaga, no, sa ating ilog, sa ating kalagatan. Tingnan nyo yan guys, ano, nagmistulang Pasig River, ano, ang water lily. So itong project nito, no, ang contractor nito ay mga Chinese, ano, Chinese ang contractor nito guys. At puspusan ang kanilang paggawa. Alam mo, ang isang nakakabilib sa mga taong ito ay wala silang sinasayang na oras sa pagtrabaho. Parang Chinese and Korean ay parehas lang yan guys sila, no? Time is gold, ayon nga sa kanila, no? Pag ito ang mga lahi na ito guys ang magtrabaho, sinasabi ko sa inyo talagang hindi yan titigil hanggat hindi matapos ang isang project. Ibang-iba ang mindset ng mga taong ito. Ganun pa man, ang isla na to guys ay once na maging successful ito at bukas na sa tao, sa mga commercial, magbukas ito ng napakaraming business, ano, maraming trabaho, ano, sa ating bansa. So kahit dito guys ay hindi rin nakaligtas, ano, ng basura, no, ng water lily, no. So medyo makulimlim ang panahon, pero ganun pa man ay sinadya talaga natin na punta ng lugar na ito para ma-update kayo sa kaganapan dito sa reclamation na project nitong artificial island, ano, sa Manila Bay, na ngayon ay puspusan na talaga ang paggawa, no, ang trabaho. At nakikita natin guys, may mga structure na sa area, no, may mga nakikita na akong tangke, may bakho na. So sigurado nag-umpisa na sila guys yung compaction, ano, na tinatawag, nag-umpisa na, no, sa area na yan. So nakikita natin na sa ilang saglit na lang, siguro mga next year ay talagang makikita na natin may baka may mga tulay na papunta dyan. At yan na naman ang sikisikapin natin na makapunta at para ma-update kayo araw-araw, ano, sa naturang project na yan. Napakalaking project na yan guys, ano, napakalaki, no. Ang concept niya, no, ang backfill niyan guys, parang tulad niyan sa artificial island din sa Dubai, no? Yung Dubai Palm nila, no, na talagang matindi ang backfill nila. Ang buhangin na yan, hindi lang natin sure kung may kasamang quick dry cement na yan guys, ano,
na para madali siyang tumigas sa ilalim ng dagat. So yan ang update guys, ano. So water lily, pero hindi yan nakasagapal sa trabaho, sa operasyon ng contractor. Kahit anong tambak yan, ang barko ay hindi yan nagpapatinaga sa pagbabackfill, ano, para sa artificial island, ano. At sa ilang saglit lang, no, makikita na natin ang development niyan, ang isla. Ngayon pa nga lang guys, may naaninag na ako, although malayo lang tayo guys, no. Pero may naaninag na akong lupa, no, sa likod ng barko na 'yan, no, na nagbaba ng buhangin. At tuloy-tuloy 'yan araw-araw, ano. Siguro may di-off lang sila Sabado Linggo. Araw-araw, halos araw-araw ay nagbabackfill sila guys. Araw-araw ay may dumarating na barko na may dala-dalang buhangin. Yan, isa naman yan guys, I don't know kung anong gawa niya, pero yan ang ginagamit nila pang dredging, ano, pang tanggal ng mga burak. Napakalaki ang project na ito guys, ano. Isa na naman ito sa accomplishment. Kung may time lang pa, may time pa si Pangulong Duterte, talagang isa na naman ito sa accomplishment niya. Pero ganun pa man, ang project na yan guys ay hindi yan na talagang tapusin niya ni Pangulong Bongbong Marcos, ano. Isa yan sa mga plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noon na hindi ginawa ng mga sumunod na administrasyon, ano. Alam niyo kasi guys, ano, ang Pilipinas ay napaka maraming pira, marami tayong budget kung tutuusin. Ang isa lang sa nagpapahirap sa atin ay yung corruption, no. Kung wala yang corruption, napakayaman ng bansa natin, guys, ano. Hindi tayo mamumulubi, no. Hindi na tayo mangungutang. Kaso ang problema nga guys ay yung corruption, hindi talaga yan maiwasan sa ating bansa. So ayan lamang po guys, ano, ang development sa ating artificial island na naninag ko na yung isla sa gitna guys, no. Nandiyan na, no. Malapit na. So abang-abang lang tayo guys sa sunod ko na update, no. Sa lahat sa inyo dyan na mag-ingat po tayo. May nagbabadya na namang bagyo sa ating bansa. At mabuhay po tayong lahat guys. Salamat po.